Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay January 19, 2022. So nagkaroon nga po ng profit taking. Kasi nga pinitik lang naman tayo kahapon na trading po natin. Tapos dun sa bandang US, medyo malakas yung drop nila. So mamaya, tingnan po natin siya. So ganun din yung nangyari dito po sa ating PSE market. Pero nonetheless, marami pa rin tayo nakita na ano, maganda yung galaw dito sa mga small cap at saka mid cap. Ayan, so yung mga blue chips po natin, nilalaro yung galawan, so minsan tataas ng gain nila, and then the next day nagkakaroon po sila ng mga malalakas na profit taking naman natin. So nag-close po yung index natin 7,261.54, tapos meron tayong negative 143.67 million na net foreign selling naman sa kanya. So medyo ayaw pa rin ng ano, ha, mga foreign investor. So ngayon medyo malakas yung drop natin, nag-loss tayo negative 1.12% naman. Okay? So yung mga trending stocks po natin, SPNEC, so verde pa rin. Puro verde po yung kandila nitong si SPNEC natin. Tapos si dito, meron siyang mga good news na nabasa natin kanina, especially yung mga pwede daw umabot ng 10 million na yung kanyang subscriber. Ang tabayanan natin yan para maging catalyst niya. ASN, meron siyang net foreign buying pero ayaw pa rin gumalaw ng price action. And then yung dalawang AP natin, itong si AP, yung ating isang blue chip, maganda po yung galaw niya, so laki ng kandila niya. Mabot siya ng 5% yata yon. At yun nga, nagkaroon na siya ng ano, ng meron siyang catalyst eh. So baka mabasa natin mamaya sa ating Twitter. Tapos si APX natin, so nag-breakout ulit siya after ng another breakout doon sa ating flag formation. So very good. Mukhang maganda yung sentiment dito kay APX natin. Tapos si DMC, so hindi ko nakita kung gumalaw yung price nito eh. Pero kasama kasi dito sa ano, sa trending release naman natin. Okay? So pag-usapan po natin yan, kasama po yung ating PSE index. So kung bago ka lang guys dito sa ating trading channel, so disclaimer po, yung information po natin dito sa ating video, yung ginagawa ko na vlog, is for education purposes lang. So hindi ito isang recommendation para sa pag-buy, sell, or hold ng mga stocks, kasi meron nga pong involved na risk dito sa ating PSE market. So due diligence po tayo. So ikaw po mag-decide kung ano po yung gusto mong gawin sa iyong mga investment naman. Okay? So, take responsibility po sa mga risks na pinapasok naman natin. And then, kung bago lang dito sa ating YouTube channel, so please don't forget to subscribe. And then, kung gusto mo ng ano, guide dito sa ating PSE market, so kung medyo nalilito ka, gaya na madalas kong sabihin, pwede ka pong mag-join dito sa ating membership. And then, message mo na lang po ako para maisama kita sa ating trading community. Kung nakasubscribe ka naman, so okay lang yan, i-click mo lang yung notification bell mo para updated ka po dito sa mga binablog natin, yung mga nilalagay natin na daily reviews dito sa ating mga trending stocks. Company reviews, so hindi siya updated guys. Meron na naman tayong bagong REITs. Ang pangalan niya is si, kung hindi ako nagkakamali, Citicor. So isa po siyang about sa solar energy din siya. So tingnan po natin, baka mas mabenta to kumpara doon sa mga existing REITs natin. Okay, profit or loss section is mga sample trades lang po yan. Basic indicators, technical analysis. So ito po yung mga ginagamit natin para malaman po yung direction ng ating market. So pwede mong i-double check yan. Tapos building your fundamentals is dito naman yung mga ginagawa natin na risk management para hindi tayo sobrang malugi sa investment dito sa ating PSE market. Trading ka man or investor po yung pinupuntahan mo naman sa kanya. And then follow mo ko guys dito sa ating Palaboy Trader Crypto ko to na YouTube channel. So ito naman is para dun sa mga play to earn games natin. Nagre-review tayo kung ano yung mga available na nandyan. So minsan naglalaro nga din tayo ng mga play to earn games. So yung latest natin si Mercenary. So yan, meron ako mga NFT characters naman sa kanya. Tapos yung isa si yung isang game natin, nakalimutan ko yung pangalan niya. So si Crazy Miner naman yung isang nilalaro natin dito sa ating Play to Earn Games. Okay, so follow mo ako dito guys. Tapos kung gusto mo mag-aral about sa stock market, yung mga articles, yung naghahanap lagi ng trading journal, andito lang po sa ating Bodega Peak na website. So click mo lang yung read more, and then pwede mo na pong i-download yung ating Excel file. So check mo din yung mga nilalagay ko dito na mga previous articles po natin. Later on, pag nagkaroon ulit tayo ng time is, i-update po natin yung mga nakalagay naman dito sa kanya. Pero kung basic lang kailangan mo, nandyan na po lahat, nilagay naman natin siya. Okay? So tingin tayo sa ating Twitter account, yung mga na-retweet natin na information. So ito nga, medyo malakas pa rin yung selling natin. Tapos meron tayong
Net foreign selling na 143.67 million. So hindi pa rin naka-steady yung ating mga foreigners sa. So yung medyo bumagsak ngayon, yung humatak sa atin is yung mga properties. Ayan, so laki yun. Negative 1.76%. Holdings is 1. And the finances po natin is nasa 1.38%. So yung COVID cases natin, suddenly, nag-peak na kaya. So biglang bumaba po siya, 22,958. So good. At least merong epekto po yung ating quarantines naman sa kanya. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys, matunog siya ngayon. Yung ating bagong REITs na papasok, ang pangalan po niya is City Core Energy REITs. Ayan. So nagre-raise siya ng around 10.1 billion peso. Tingnan po natin later on kung ano po yung mga details yan. So pag meron tayong time, isibablog natin itong si City Core naman natin. So ayan, COVID cases, 98.2% pa rin yung ating majority ng ating cases is mild symptoms. Foreign funds take interest in SPNEC. So kaya ba pumipitik itong si SPNEC natin? So tingnan natin mamaya. Bilyonaryo Andrew Tan strikes deal with Boy Reyno to buy 1.9 billion Manila Jackie lot. Ayan, so mukhang mag-expand po ng business si Mr. Andrew Tan naman natin. So ito yung mga stocks na binili down ng ating mga foreigners galing kay DA Market Securities. Ayan, so same din to galing kay Eagle Equities yung City Core natin. Real estate giant Megaworld Corporation is expanding its township portfolio. So yun nga yung sa nakuha niya na 2.2 hectares of land from Manila Jockey Club Incorporated San Lazaro Estate naman. Ayan. So good yan para dumami po yung mga buildings ni Megaworld natin. So Philstar, it's if all systems go for the stock market debut of City Core Energy, the Philippines first energy focused real estate investment trust company. Ayan. So meron tayong bagong pagkakabalahan dito na aralin kasi nga maganda yung galaw kasi ni ano natin, di ba, SPNEC. So mga solar power siya. So ito din si City Corp natin, REIT siya na naka-focus sa ating mga renewable energies naman. Okay? So tingnan po natin 'yan, mukhang interesting 'yan. Ayan, so close na yung trading natin. Ito siguro yung ano, most likely ito yung nag-cause ng ano guys, galaw ni Aboites Power natin. Aboites Construction said it plans to begin construction of local storage for Maribel's Grains Corporation to help stabilize the logistics of grain importation. So akala ko ba power si ano? Baka si AEB itong ano, sinasabi ko pala dito. So anyway, Aboites pa rin naman siya. So hopefully good catalyst po sa ating stocks. Kasi ang laki ng ano, kandila natin ngayon, di ba? Ayan, PX, Felix Mining. So ayan, humataw na din pala si PX. Leaders Life for Padcal Mine Bayan 2024. So may parang may breakout na siya dito ha. 2.21%. Ewan ko lang kung anong price to nag-close pero nakita ko na maganda yung galaw yung double para double breakout eh, dalawa yung kandila is si APX naman natin. Ano pa ba yung nakita natin? Dito to launch fixed wireless product. So si dito natin ang pinaka-news naman niya. Yun nga yung sabi ko kanina, pwede na daw umabot ng 10 million yung kanyang subscriber in the near future. Kaya siguro ano, pondo ng pondo sa kanya si JP Morgan. Ayan pala. China's Telecoms Philippine Venture wants to double subscriber. Started operations in March 2021. Bakit 2021? Subscriber may climb to about 10 million from 5.3 at the end of last year as the company expands network coverage naman natin. Pero hindi pa rin niya kayang itulak yung ano, yung price action po natin. Ah, ito siguro. Aboites Power 10 billion bonds receive highest rating bonds a stable outlook which means the rating is most likely to be maintained in the next 12 months. Ayan. So ito siguro kasi meron siyang ano eh AP tong ano sinasabi naman niya. Okay? So ayan oh, may konting details pala si City Core Energy REIT. Ang offer price po niya is 3 pesos. 10 billion yung total na malalunch po nitong si City Core Energy REIT naman natin. So, first of a kind, meron tayong energy-related na real estate investment trust naman. Okay? So, yung iba pa dito, so merong kwento dito si Mark Minervini, kung kilala nyo guys, US Investing Champion. So, isa sa mga fina-follow natin to kasi magaling na trader to. So, ilang beses na niyang napatunayan sa mga trading competitions naman. So, marami siyang libro na ano, meron tayo. So, siya yung guide natin habang nag-aaral tayo dati dito sa ating PSE market. So, Aboites Power gets AAA credit rating for 10 billion
bonds. So ito ngayon, so siguro meron siya makukuha ang malaking capital para sa expansion. So kaya siguro nag-upsurge yung ano, yung price action natin. Double Dragon hitting turbo button on Central Hub ahead of REITs IPO kasi hiwalay si ano eh, Central Hub REITs natin eh, tapos si DDMPR nga hindi gumagalaw. Kaya nakita ko yung picture dito, ayan oh. So busog na busog si ano, Central Hub, pero si DDMPR mukhang kulang na kulang sa pondo or siguro yung mga business niya, kasi DDMPR dinidikit sa ano eh, mga casino, so yung mga pogos pala, so di ba medyo mahina yung mga pogos natin ngayon, so most likely affected yung kanyang business sentiment naman. SPNEC post earnings report from Q3 showing of course no profit, so wala pa naman talaga in terms of fundamentals itong si SPNEC, yun naman yung review natin sa kanya last time, pero malakas yung sentiment sa kanya kasi nga mag-expand siya. Yung revenue niya pwedeng mag-multiply, so most likely yung valuation niya po pwedeng umakyat, pero in terms of fundamentals wala pa naman itong si SPNEC naman natin. SGP attractive risk reward trade. ECP has completed the requirements to acquire 100% of total issued outstanding shares of Transnational E-Business Solutions. Kaya pala siya pumitik ng isang araw. Medic has renewed for another 3 years its distribution partnership with Siemens. Cement sector 2022 outlook, recovery to continue. Ayan, so kaya pala pumitik si ano eh, si Holcim po natin ng 11%. Actually siya yung ano eh, yung isa sa mga main gainers ng ating PSE market. So sunod na kaya si ano, si CHP naman natin. So CHP talagang lumbok din siya eh. The key with SPNEC has always been the value of what lies ahead, so yung future naman niya. Okay, so marami siyang mga article dito. Ano pa ba? Consumer industry 2021 outlook continuing its recovery. Yung iba na retweet na natin dito, telecom is currently undergoing a test broadcast to launch a fixed wireless product within the first quarter. Ayan. So, pwede yan para mag-expand yung business po niya. Stable rating ni AP natin galing kay To Trade Asia. Bicor sold shares in Malaysian unit, disposed its 3.2 million Berjaya Food Berhad shares at RM2.05 or 25 pesos per share naman. Ayan. So, medyo nag-divest si Bicor po natin. RCB prepares fixed rate peso sustainability bond. Ano pa ba hindi natin nakita? Ito, dito, subscribers seen to breach 10 million. Ayan, ito pa yung nabasa ko kanina umaga. Dito, telecom sees subscriber reaching 10 million this year. Ayan, so good. Parang maganda po yung, ano, yung earnings natin sa kanya. Okay? Ayan. So, yun lang naman nakita natin. Hopefully, kasama po yung stocks na nabili mo para at least meron kang idea kung ano po yung nangyari naman sa kanila. So, guys, February 2, yung opening po ng ating Patreon. So, kung gusto mo ng guide dito sa ating PSE market, medyo nalilito ka pa rin hanggang sa ngayon, pwede ka pong mag-join dito sa ating Patreon channel. So, meron tayong membership level sa kanya. I-check mo na lang po. And then, meron akong bukas yan. February 2 kasi yung iba close na muna. So, meron akong bukas is about cryptocurrency trading. So, medyo makaiba siya ng konti kasi yung mga risk levels is mas mataas naman siya. So, yun yung mga pwede kong ituro sa inyo dito sa ating Patrons naman. Okay? So, tingin tayo dito sa ating To Trade Asia. So, refresh ko lang po siya. Ayan. So, mukhang nasasanay na ako sa ano, hindi tumitingin sa live chart natin kay Investa. So, dito muna ako tumitingin kay ano, kay To Trade Asia Prime natin kasi live din naman yung data niya. So, later on, pag-aralan ko paano yung options kay ano, para kay Investa naman natin. So, anyway, pag tinignan mo yung ating index, majority sa kanila nagkaroon po ng profit taking. Security Bank 4%, DGS 4%, ICT 3%. So parang kinain din nila yung pinitik nung isang araw. So ang nag-survive nga po si ito magsama AAB at saka si AP. Pero si AP yung medyo tumulong kahit papaano para hindi malugmok yung index. Ang laki niya, no, 5.5% naman. So nandito si URC, Telglobe at saka si Jollibee. For the rest is mapula po yung ating mga blue chip. So hindi masyadong nagpa-participate for the last few days yung ating mga foreigners, 30% lang siya, and then 70% yung local. Traded value is medyo mahina pa rin, and then yung ating loss dito sa ating index negative 1.12% naman. Okay, so yun lang muna yung nakita natin sa kanya. Tingin tayo dito sa ating trading market.
si PSEI, so medyo nagkaroon siya ng profit taking. Kala ko tutuloy na yung breakout sa 7,400. So ngayon balik tayo sa bandang baba. Hopefully sige, lagay ko na dito sa yung resistance natin is 7,332. So nagkaroon man tayo ng pullback, so okay lang yan. Gumalaw naman po yung mga small caps natin, so nagkakaroon na ng distribution. Pero at least meron at meron pa rin tayo nakita ng mga magaganda yung galawan naman. So medyo mahina yung RSI, nakatungo ulit siya. Ganun din po yung ating MACD formation naman sa kanya. So kung COVID ang usapan, syempre yung average natin medyo mataas pa rin siya, 34,898. Pero yun nga, very unusual din, nag-drop ulit tayo, nag-drop tayo ng di ba, nagte-30k tayo last time. Umabot tayo ngayon ng more than 22,000 cases. So for the coming few days, makikita natin yung epekto po ng ating lockdowns naman. Okay? So tingin tayo dito sa ating major indices. So ito yung nakita ko na reason kaya medyo nag-drop din tayo bukod sa pinitik tayo kahapon. Dito sa bandang US, nag-drop kasi siya ng malakas. So S&P negative 1.84, Dow Jones negative 1.51%, and then si Nasdaq is negative 2.6%. So nasugod, diba? Pero ngayon para magre-rebound sila. So nagre-reflect na yan dito sa ating European market. Pagdating dito sa Asian market, so parang sumunod din naman tayo kasi ayun, more than negative 1% din po yung drop ng ibang mga major indices dito po sa bandang ASEAN naman natin. Okay, so hopefully recovery tayo bukas. Yung ating crypto, so lugmok pa rin siya. Hindi pa rin makaalis sa 40k level itong si Bitcoin. And then the rest, makita mo is bumabagsak pa rin yung palitan naman natin dito sa mga cryptocurrencies naman natin. So affected din syempre yung mga tokens po ng ating mga play to earn games naman. Okay, so wala tayong iba nakitang major catalyst para mag-stay siya dito sa level na to. Pero yun nga, siguro mahina yung appetite ng investors during this time naman. Okay po. So, yun lang naman nakita natin. Wala tayong ibang mga major news na pag-uusapan. So, tingin po tayo dito sa ating mga stocks. Balik tayo sa ating charting. And then, unahin po natin si SPNEC. Yan. Ganda ng galaw ni SPNEC natin. So, congrats po sa mga nakahuli sa kanya. Medyo late na ako nang pumasok ako dito kay SPNEC natin. So, saan ba ako pumasok? Dito sa dito sa mga breakout na ito, mga 1.4. Pero at least may gain naman tayo, so okay lang. So maganda pa rin yung galaw niya, guys. Ayan, so medyo malapit na yata siya mauntog, ha. Pero tingnan natin kasi para kasing parang flag formation yung nakita ko sa kanya. Meron pa rin naman siyang volume. So very prone pa sa isang another breakout si SPNEC. Kaya lang medyo bias ako kasi may naipon na tayo na gain sa kanya around more than 10% na rin pala yung gain natin dito kay SPNEC. Yun nga lang, cautious na rin ako sa kanya kasi overbought na. So isa pang spike, and then most likely may makita tayo ng mga correction naman kay SPNEC. Pero yung overall na kasi sa kanya, perception is very good siya. So tingnan natin, baka magpatuloy pa rin naman yung galaw nitong si SPNEC natin. So tingnan natin yung kanyang ginalaw. Okay din yung gain niya, nakita ko. So kahit papaano, meron siyang 0.63% net foreign. Maliit lang, 966,000. Call FMS yung main buyer, and then Abacus Timson yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So normal uptrend po yung direction nitong si SPNEC. And then si dito natin, so kahit gaano kadami yung good news natin sa kanya, hindi pa rin makaakyat yung price action natin. So nagiging malakas na resistance yung ating gap. So hindi siya makalampas yan. So wait na lang po natin kung ano mangyari sa kanya. So ano ngayon, January 19. Pero until 25 yung extension ng SRO. So siguro after na lang ulit noon, makita natin kung gagalaw ulit yung price action po nitong si dito naman natin. So tingnan natin yung kanyang performance. So narinig mo naman yung natin sa kanya, major catalyst is yung ating yung nabasa natin, up to 10 million subscriber daw siya. Ayan, so mapapansin mo guys, araw-araw namimili itong si JP Morgan. So mukhang may naaamoy si JP Morgan natin. Wala naman siyang gain ngayon. Meron siya net foreign buying is 5.3 million. So kung papasay ninyo sa kay Investa yung mga daily net foreign buying niya, so medyo malakas po yung yung pagbobodega nitong si JP Morgan naman natin. Okay? Seller is Star All at saka si Call naman natin. So ganyan lang muna. Syempre bearish pa rin naman tayo kasi bumalik siya sa bandang baba
So tingnan mo na lang po kung tinitrade mo itong C dito naman natin. Next, si ACN. So hindi rin siya masyadong gumalaw. Hindi ko alam kung bakit siya nagtrending or nasanay na lang tayo na nire-review siya lagi. Kasi nga, trending din siya araw-araw. So medyo mahina pa rin siya. Negative 0.63%. Pero ang laki. Ang laki ngayon ha. Meron siyang 93.7 million na net foreign buying. So nagbabalikan sila. Credit Suisse, CLSA yung main buyer. And then call CLSA yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So ganun pa rin naman. Support is 9. And then immediate resistance is dito sa 10.2. So kung gusto mo siya. Kung sakali lang naman. Kung sakali lang siya mag-rebound. Meron siyang upside na around 7.6% naman. Pero parang ayaw pa rin niyang bumalik eh. Based dito sa mga candle, so medyo nahirapan itong si ASN naman natin. Okay? So ilang muna nakita sa kanya, si AP. So laki ng kandila ni AP natin ha. So napatipin ako sa kanya last time nag-accumulate din ako nung nagbagsakan siya, nung sumilip siya dito sa area na to. So nag-trim na ako sa kanya. Hawak pa rin naman natin. Pero okay na sana, okay na tayo sa mga ganyan eh. Kasi yung mga galawan na stocks that ngayon, pag meron lang siyang konting gain, nagda-drop siya eh. So, immediately meron siya resistance, 33.99. Interested din ako sa kanya na makita kung kaya niya mag-breakout, kaya hindi ko muna binenta lahat ng hawak ko sa kanya. Partial TP lang tayo dito kay AP natin. So, kung maganda kasi makita mag-breakout siya, especially meron siyang volume at saka momentum as of this time. Pero yung ganitong itsura kasi na long green candle, very very pronto sa sa profit taking, especially mga blue chips. At umakyat siya ng, alam ko, 5% to eh. Ayan, 5.5% yung kanyang gain, 18.6 million net foreign buying. So, Regis, BDO, JP Morgan yung ating buyer, and then call Regis yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay, so kung naghahanap ka ng support kasi nag-breakout na siya dito sa Conso, 32 pesos po yung ating console level. So kung sakali makalam pa siya dito, yun yung goods sa atin kasi pwede pa siyang umakyat. Wala siya resistance eh, in the immediate vicinity natin dito sa bandang kabila. So may potential na gumalaw pa itong CAP naman natin. Okay? So APX, yung isang AP natin na breakout after breakout. Ayan. So ang ganda ng ginalaw niya. So laki na rin no? Kung nag-buy on breakout ka sa kanya. 20% na rin naging itong si APX. So, ilang araw lang, isang ganda ng galaw po nitong si APX natin. So, may good sentiment sa mining kasi natin. So, tingnan natin bukas kung kaya niyang butasin yung may gap pala siya dito guys. So nag-fill the gap na lang pala itong si APX natin. Yan. So, tingnan natin kung makalusot siya dyan dito sa, siguro dito na lang, sa mga 1.86 na resistance level naman. Pero good kasi yung trend niya for the last few days itong si ASX natin. After niya magkaroon ng meron siyang plug dito sa banda rito. Ito. Ayan, nagkaroon siya ng flag formation dito sa area na to. So, maganda yung galaw niya. Kaya lang, overbought na. So, tignan mo na lang kung pwede pa siya. Pwede pa naman siguro, pero medyo na siya eh. Malaki na yung gain ng iba. Di ba? Laki ng gain, more than 20% na yung ibang nakakuha po dito kay APX naman natin. Meron pa siyang karga. Tingnan natin yung niya. Net foreign buying kung meron siya. Wala. Negative 422,000. So, locals yung nagpapagalaw. MDR, CTSEC yung ating main buyer. And then FMS, APS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Ayan. So, ganda ng formation din ng price action nitong si APX naman natin. So, kung naghahanap ka ng support dito sa may breakout, lagyan na lang natin siya estimate siguro dito. Ayan, so siguro dito sa mga 1.73 or kung body to body ang usapan, breakout na siya dito sa 1.7 pesos naman. Okay? So ilan nakita natin? CDMC, hindi ko alam bakit nag-trending CDMC. Siguro dahil patuloy na umakyat yung niya, yung price action niya. 0.82% yung gain. Meron din siya, 8.8 million. Net foreign buying, call CLSA yung main buyer and then call FMS yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, ganda ng galaw din yung DMC natin na. Yan. So, resistance is around 8.9. So, medyo malapit na rin siya or kung medyo bullish siya, pwede mong ilagay dito sa 9.4. So, iniisip ko din kung saan tayo magtitipi dito. So, medyo maganda yung mga trades natin ngayon.
ano eh, sumasabay sa ano eh, glow ng market eh. Ayan. So may times na ano, hindi maganda yung mga trades natin, pero may times naman halos lahat ng hawak natin is sumasabay sa glow ng market. Kaya minsan totuwa din tayo sa ano eh, sa galawan dito sa ating PSE market. Ayan. So okay. Okay pa rin naman yung ano, yung RSI at saka MACD formation naman natin sa kanya. Okay? So antabayan na muna lang yan. Kung sakaling mag-breakdown siya, pwede mo maging guide sa support is yung ating MA9 naman. Okay po. So yun lang yung ating mga reviews. So nagsasideways si PSEI. Tingnan po natin bukas. Baka mawala na yung negative sentiment niya in the short term kasi nga kung pabalik si ano, si US market. So bantayin na lang po natin mamayang gabi or bukas kung ano po mangyari dito kay US market. Kasi parang naka-apekto siya sa ano, global sentiment for the trading naman itong araw natin na to. Okay? So yun lang po nakita natin. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel. Yung ating Crypto Koto, Bodega Peak, yung ating Twitter, Patreon channel. So, huwag mong kalimutan i-check yung mga nakalagay dyan. Kung gusto mo ng guide, pwede mo i-try itong si, ano, si Palaboy Trader Patreon channel po natin. And then, yun lang muna. So, kita po ulit tayo bukas.